Welcome back again sa ating YouTube channel. So dito madilim pa, nasa dagat na tayo. Ito yung first drop natin. Masid-masid lang sa paligid. Dito kung mapapansin natin, medyo walang bait. Kunti lang. Ayun, kunti lang nasa kanan natin. Pag mga ganito, kaagad, lumilipat kaagad ako sa ibang pwesto. Or nagpapatangay na lang sa agos kung papunta saan. Kasi pag mga ganitong walang bait sa spot natin, medyo madalang din yung mga nag-hunt na malalaki. Gaya ng mga dogtot, GT, mga trivale, mga ganon. So pagka ano natin, dito pangalawang dive natin. Ito yung spot na kung saan palagi tayong nakakakita ng mga grouper or dogtot tuna. So watch this. So dahan-dahan lang pag nagda-drop. Ito nasa around 10 to 15 meters siguro yung lalim. Yung baba niyan, cantil na yan, slope. So dito na may nakita kaagad tayong grouper. So pinestuhan ko kaagad, tinutukan. So pagkalingon niya, yun. Tinira agad natin. Kitang-kita ko naman na a good holding shot yung pagkatira natin dun sa grouper. Kaya no worry. So, ayun, hindi na natin binigyan ng line para hindi na pumasok or magbuhol yung line natin sa mga batuhan. Medyo may kalaliman din. So, ito ang unang isda natin. Marbled grouper. Shoutout nga pala kay Harvey Ball. Maraming salamat po. Eto, ang ganda. So, ang ganda ng pagkatama natin. Muntik ng mga stone shot natin. Medyo nasa hasang siya. Medyo nababaan lang ng konti. Pero okay na rin to. Madaling nang hina itong grouper. Tawag sa amin neto sa Banton. Banto yun. Kasi kakulay niya yung mga stonefish. Stonefish yung banto yun sa amin. So shoutout nga pala kay Takoy Recto, Kasalam TV, Jesus Isla. Maraming salamat po. So after lang pagkalagay natin to sa stinger or dinrap muna natin sa ilalim, wala na talaga nagpakita or wala nang agos, wala nang sign na may nag-hunt, kaya umuwi na rin ako neto pagkatapos ng ilang dive. Nagdesisyon na akong umuwi, so okay na rin to. Kahit isa lang, at least nasa malaki na, around 9 kilogram ito. So binenta natin to ng buo. So umuwi na ako neto pagkatapos. Goods na rin.
Nung pagka-uwi natin, may nakita akong waho dito. Kaya nung kinaumagahan, binalikan ko yung spot. Ayan, madilim pa. Pero maliwanag na to pag sa camera lang natin. So, eto, first drop natin. Dito maganda na yung agos, medyo malakas. Pero kaya pa naman. Pero ito yung gusto ko, yung medyo nag-aangatan yung mga bait. Ayan, may turtle pa. So, pangalawang dive natin. Dito sa pangalawang dive ko, patangay lang ako sa agos. Dito may napapansin ako dito sa, pero malayo. Dogto tuna. Pero hindi siya lumalapit. Pero nandyan lang sa paligid. So, dito maraming bait na umaangatan sila. Tapos umiiba ng mga direksyon. So parang may naghahan sa kanila pag ganito ang movement nila. At yun, nagpakita yung mga slender unicorn. Ito yung palaging spot natin na nakakahuli tayo ng unicorn. Ang dami nila ngayon. May bluefin trevally pa. So hindi muna tayo tumira dito. Kasi out of range yung mga slender unicorn. Kaya taas muna tayo. So pangatlong dive natin. Ganun pa rin. Same spot. Dito nagtatakbuhan agad yung mga, ito yung mga dalagang bukid. Sign na parang may naghunt talaga dyan sa malalim na part. So di lang makita natin, di lumalapit. So dito, nandito na naman yung slender unicorn. Maganda talaga sila pag hindi nabubulabog agad. Babalik na babalik sila. So dito gusto ko nang kumuha ng isa. Pero nakita ko ulit yung dalawang dogto tuna na sa bandang kaliwa, pero out of range pa rin, hindi lumalapit. So taas muna tayo. So ikatlong dive natin. Pang-apat na pala. So maliwanag ng araw, kaya medyo lumiwanag na rin yung ilalim. Ayun, pag mapapansin nyo, biglang galawan yung bait sa, ayun, paiba-iba ng direction. Ayun, nandun pala sa taas yung dalawang dogto tuna. Hindi kaagad natin napansin. So, hayaan muna natin yon. Medyo malayo na eh. Wala, out of range na sila, kaya hayaan muna natin. So dito gusto ko na talagang kumuha ng isa or pumitas ng isang slender unicorn. Kaya lang out of range pa rin. So eto ang drop natin na makikita natin yung dogtooth tuna. What's this? Dito pa rin to sa nakitaan natin yung mga unicorn at yung dogtot. So pagkalapag ko agad dito, may nakita akong king mackerel, kung mapapansin nyo sa kaliwa. Kaya ayun, inangatan ko, nag hand signal ako. Pero yung dalawang dogtot, ayan, sumugod ka agad. Ayun, ganda ng pagkatama natin. Kitang kita naman na tumagos yung shop natin sa kabilang side ng isda. So habang binibigyan natin ng line, naubos yung saril natin. At binigyan ko ulit ng line sa belt reel. So pagka kuha natin ng hangin, biglang lumuwag yung line.
akala, hindi ko alam kung naputol or anong nangyari. Basta binihinata ko na lang, tapos wala nang sign na lumalaban or humihila. Or may, kung may isda pa. So hila, wala na nga. So ang ano ko dito, wala na, or nakawala yung isda. So sayang. Ang laki pa sana yon, around 10 to 15 kilograms siguro yon. At eto na nga, shop na lang yung natira. Hindi ko alam kung anong nangyari, basta biglang lumuwag yung line natin. Okay naman yung flapper natin, saka yung shop, hindi naman na bend, hindi na baluktot. So hindi natin alam kung anong nangyari. Sayang, a good size, ang laki na sana nun. So chine ko pa yung ano natin, shop. Kung anong nangyari. So pagkatapos nating maayos yung reel, yung line, nagkasa ulit ako. Went for another dive. So hopefully makakita pa tayo ng isda. Or makita pa natin yung tangige. So matagal din tayo nakapahinga, kaya nag-dive agad tayo. So ito ang unang isda natin ngayong araw na ito. Watch this. Dito wala na akong kung may pagpapakita na lang, or gusto ko yung kumuha na lang ng isang unicorn tapos umuwi na lang para may pang-ulam. At buti na lang nandyan pa sa paligid yung king mackerel natin. So pagkalapag natin sa pwesto natin, pagkalingon ko sa kanan, may nakita akong Great Trevally sa likod. Dumaan natin, sayang. Medyo napalalimata yung sisid natin. So tinawag ko yun, nag-fish call ako pero wala na. So abang-abang na lang, baka may dumaan pang iba. Si dito napansin ko na medyo nawala yung mga bait. Nasa likod natin sila. Kaya sign na may kinakatakutan dito sila sa part na malalim. So habang nag-aantay tayo, dito napansin ko na yung king mackerel papalapit sa atin. So inantay ko na lang to, hindi ko na linapitan, kusang lumapit na siya. A good holding shot yung sa atin, napakalapit kasi niya. So pinahayaan ko muna siyang kumuha ng line para mabilis tayong makahahon. So hindi na siya humihila. Hinila ko na agad para di sumabit sa batuhan. Medyo malalim pa naman. So habang hinila natin to, medyo wala nang laban. Napagod na talaga. At ayan na, kita natin yung isda. King mackerel. Tangige.
dito habang hinihila natin, tinangay na tayo ng agos sa pinanaan natin ng king mackerel. Medyo lumakas na rin yung pagka taas ng araw, mas lumakas pa yung agos. At ayun na nga, wala nga ng ano talaga siya, hindi na nagpupumigwas or gumagalaw, talagang napagod siya. At saka maganda yung patama natin. Malapit na nating mas spine shot or mas stone shot natin sa gitnang buto niya. So, secured cuts tayo. Nahawakan na natin. King mackerel. Thank you, Lord. Matapos mawalan tayo ng yung dogtot, hindi ko alam kung anong nangyari. Basta lumubog na lang yung line natin. Wala naman damage yung ano natin, ashap nung pinana. Pero nagtry na akong magdive kasi nakita ko na to nung pinana natin yung tangige. Blessing pa rin. Thank you, Lord. So ayos muna tayo ng line at safe. May tangigi na tayong huli. Kasi sobrang lakas na yung agos habang umaayos tayo ng line. Tinangin na tayo sa malayo. Kaya pagkalipas kung maayos to, hindi na tayo nakapag-dive. Umuwi na lang ako. Kasi tama na tong isang huli natin na tangigi. A good size king mackerel. Nasa 10 kilo to. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panunood at sa mga subscriber natin na palaging nanonood. Maraming salamat po.